Ito naman ang sandigan ng mga inapi nating kababayan. Ang OFW Alert humingi ng tulong at nagpadala ng video message sa Rafi Tulfo in Action Facebook page ang mga OFW sa Riyadh na sina Ardit Sarita, Zonares Fiel at si Blezel Roque. Reklamo nila ang kanilang amo na pinagtrabaho sila sa ibang bahay. Kulang din daw ang kanilang pasahod at bira sila bigyan ng pagkain. Narito po ang kanilang panawagan. Una sir, yung sahod namin. Kasi pag kumuha kami ng sahod, itong dalawa sir, kumuha sila ng sahod sir, pinapagalitan sila. Pangalawa, yung trabaho. Ang trabaho namin sir, dito sa bahay, malaki kasi itong bahay sir, apat na palapag do sir. Eh pagkatapos ng trabaho dito sa isang bahay na to sir, lilipat naman kami sa mga anak niya. Pag hindi kami sasang-ayon sa gusto nila, magagalit sila. Mga tinatira lang po yung mga pagkain namin sir. Minsan makakain kami ng tama pag kukuha kami sa ano, magnakaw kami ng pagkain para lang makakain kami. At nasa linyang telepono si Sir Raymond Bitong Glaban, ang pinsan ng dalawa sa mga kumbayan natin sa Riyadh. Magandang tanghali po, Sir. Sir Raymond? Magandang tanghali po. Opo. Sir, hindi na po namin makontak yung mga pinsan ninyo. Salamat naman po at natawagan namin kayo. So, Sir, kailan ho kayo huling nag-usap nitong mga pinsan ninyo? Ito na, Sir. Sa hapon na po ng hapon, mga alauna yata. Okay. At naikwento nga po sa inyo, tulad nitong sinabi na sa video, na sila ho'y pinagpapasapasahan sa iba't ibang amo at hindi ho pa pinapakain. Ang nakakatakot ho dito, dahil hindi sila pinapakain, at sabi nga po, nagnanakaw sila ng pagkain, baka dahil ho dyan, pwedeng gamitin sa kanilang pang-blackmail na sila ikukulong dahil nagnanakaw. At dyan naman po sa Riyadh, yung pagnanakaw, malaking offense po yan kahit na pagkain. So dapat ho ma-rescue na inyong kapatid, inyong mga pinsan. Opo, sir. Kayo ho ba'y nakapagsumbong na sa kanilang agency, Sir Raymond? Hindi pa kayo nakatawag sa kanilang agency, sir? Hindi po, sir. Hindi po. Ito, palagi natin ako kontakto, kahit na anong oras, anong araw, si Ginoong Arnel Ignacio, Deputy Administrator ng OWA. Sir Arnel, magandang tanghali. Sir Rafi, maganda din tanghali. Pasensya ka na, medyo natagalan ako sumagot. Nandito ako sa Malolos, Bulacan. Ang lagay niyan, sir, pagtawag namin sa'yo, sumagot ka agad. Pero talagang napakagaling niyo pong opisyal ng gobyerno. Kayo ang kailangan talaga ng ating gobyerno. Sir, ito pong tatlong kababayan natin, ginagawang parang basahan, pinagpapasapasan from one amo to another, at hindi pa pinapakain. Ang nakatakot dito, Sir Arnel, dahil hindi sila pinapakain, nagnanakaw daw sila ng makain. Baka naman yun po ang gamitin sa kanila para sila ipakulong at dahil sa pagnanakaw, di ho ba? Meron bang pinail sa kanilang kaso na test? Wala pa naman. Wala pa naman, sir. Pero ang sa akin naman po, bago mangyari yun, sir, baka pwede natin sila ma-rescue at dalhin po sa embahada. By the way nga pala, sir, at yung pong mga Becky na inilapit namin sa inyo na ginagawang prosecutor. Nakauwi na, sir. Thank you, ha? Thank you. Yes. Alam mo naman, sabi ko naman sa inyo, pagka sinabi niyo kami, tatakbo ka agad ako. Nakauwi na yung sampu yata. Sampu ba? Pito, sir. Nakauwi na. Hindi umuwi yung ano? Opo. Dapat sampu yun eh. Baka nagbago isip ng tatlo. Correct. Yung tatlo, sir, nakontento na kumbaga kapit sa patilim kaysa wala naman doon sila uwihan dito. Pero yung pito, sir, nakauwi na. At dinala ko po sa Malacanang, sir. Sinabi ko doon sa Malacanang nung kaharap ko si Mr. Bongo at saka si Alan Peter Cayetano. Sinabi ko dahil sa iyo, napauwi sila. Kaya sabi, galing talaga ni Arnel Ignacio. Salamat naman. Salamat. Basta naman, masaya na ako ng ganun. Masaya na ako na pagka nadideliver ko yung kailangan. Happy na ako. Thank you, sir. Kasi ito naman ang sa Riyadh dito, no sir, sa Riyadh. Sa Riyadh po ito, sir, sa Riyadh. Opo. Okay. Basta ang importante, wala pang naipapile na kaso. Sila ba ay domestic workers ba sila, sir? Domestic workers po. Yes, sir. Okay. Sila ba ay umalis sa kanilang employer? Andiyan pa rin po. Kaya lang, ang masakit nga dito, sir, parang basahan from one amo to another. Pagod na nga sila tapos hindi pa pinapakain, sir. Ganito, tatawagan ko kagad yung ating labor attaché, pero for the moment, para lang wala muna tayong magkaroon ng komplikasyon, medyo kung kaya na muna nila makipagbula-bulahan sa ano, commission na kukuha naman. Kasi ang inaalala ko, baka mamaya magfile ng kaso. Medyo mahihirapan tayo para mas madali natin maiuwi. Yes, sir.
So, sasabayan ko naman, tatawagan ko yung labor attaché natin dyan para kunin sila. Yun. Sige, so, sir, tulad ng dati. Kumbaga, strategy lang natin para lang mas madali tayo. Ba, no? Sir, kayo po ang pinakamagaling na strategist. Kung kaya lang, narinig na tayo, nasa on-air nga pala tayo. On-air tayo, sir. On-air to worldwide. Anyway, oo, Sir pala, Arnel, talagang... Opo, magaling ka umaksyon. Salamat, sir, ha? Sir, in advance. Po. Thank you. Magandang tanghali po. Kung pwede lang, patext yung mga pangalan nila at saka yung address at mabuti kung may cellphone number, ibato ko na po sa Riyadh. Sige, pagkatapos po nitong programa, sir, agad-agad yeah. Mag-text kami sa thank inyo. Po. Salamat okay. Po, Deputy Administrator Arnel Ignacio. Anytime. Thank you po, sir. Sir Raymond, yes, sir. Good as solved na po itong kaso ng iyong mga pinsan. Sila po yung mga kauwi na. Dahil si Mr. Arnel Ignacio na po ang kausap natin. So, baka po by next week, andito na po sila. Okay, sir? Sir, marami po yung salamat, Sir Rapi. Sige, wala naman po, sir. Anytime, sir, basta kayo, basta mga OFW, sir. Mabuhay ho kayo, sir. Mabuhay ang ating mga OFW. Okay. Yes, sir. Maraming salamat po. Sir, may anlam po ako, sir. Yes, sir. Kasi ang sat ng pinsan ko, pabayarin daw siya ng 50 wala, real. Hindi totoo yan, sir. Huwag ka mag-alala. Kasi, sir, gobyerno natin bahala dyan. Okay, sir? Yes, sir. Maraming po salamat, sir. Rapid on po. Anytime, sir. Basta kayo, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.